Makakausap po natin ang napakabait na concerned citizen, si Ma'am Raquel Arpal. Isinumbong niya sa atin yung kawawang mga bata, kapitbahay niya na iniiwan at yung sinanay nagliliwaliw. Ma'am Raquel, good morning po. Good morning po, sir. Una sa lahat, bayani po kayo. Salamat po sa inyong concern sa mga bata. Gano'n nakatagal po na ginagawa ito ng nanay doon sa mga bata at iniiwan lang po na walang kasama at nakakatakot pag may nangyaring surog, yari yung mga bata? Yun nga po eh. Ano po, nung dumating po sila dito, February po. Okay. Okay pa naman po yung babae. Inaasikaso pa naman po niya yung anak niya, yung mga ano. Tapos nung mga nag-isang buwan na po, nung nagpatagal, ano na po siya, yung parang iba na yung attitude niya. Okay. Anong trabaho po ni babae? Wala po siyang trabaho, sir eh. Si Mister? Siya, nung dumating po siya, nagtitinda-tinda po siya ng mga basahan, kung ano-ano pong pwede niyang itinda. Okay. Si lalaki? Si lalaki po, driver po siya ng bus, pero hindi po siya uwian dito sa inuupahan nila. Okay, so sino lang po yung nakikita nyo dyan sa gabi na kasama yung mga bata? Kasi pag sa umaga, yung mga bata lang, walang naiwan. At sino po nagpapakain sa mga bata? Mga kapitbahay po, marami pong kapitbahay yung nag-aabot. Opo, nag-aabot kasi naaawa nga po kami sa mga bata, sir. Okay, so anong oras umalis yung mag-asawa? Si babae muna, anong oras yung umalis ng bahay? Yung si Jennifer po, umaalis po siya ng bahay minsan, alas 7 ng umaga, minsan nga madaling araw. At balik niya? Ang balik po niya, mga 8, 9, ganun po. So, almusal, pananghalian at hapunan, mga kapitbahay nagpo-provide, nagbibigay? Opo. Sos, Mariosep. Nung ano pa po yon, nung time na hindi pa siya nang aaway, pero nung nang aaway na po siya, nag-ilang na po magbigay yung mga tao kasi nga, pagdating niya at may nakita siyang pagkain na ano, sino na naman daw yung mga kapitbahay na pakialamera, ganun po ang sinasabi niya. Sa halip na matuwa dahil binigyan ng pagkain yung mga anak niyang iniwan niya, nagagalit siya, ayaw niyang tinutulungan yung mga anak niya, ang gusto niyang magutom yung mga bata habang wala siya. Yun ang gusto niya mangyari. Baka nga yung gusto niya kasi nga, ano nga po eh, parang wala po sa matinong pag-iisip tong babae na to, hindi ko po alam kung ano pong pinagagawa nito. Ilan taon po yung mga bata? Yung pinakamalaki, parang 7 or 8, ganun po. Okay. Tapos, ma'am, ito bang sitwasyon ng mga bata na iparating nyo na po sa mga kinaukulan? Yung may-ari po ng bahay, pinablatter na po niya. Nung una po, pinunta na po namin, nasabi namin, lagi pong iniiwan ang nanay yan. So, sabi po ng DSWD, dun sa barangay, tignan lang daw po namin. Ha? Tingnan-tingnan? Sino yun? Sino sabi ng tingnan-tingnan lang taga DSWD? Baka hindi DSWD, baka tanod lang yun. Excuse me. Sabi ng DSWD, tingnan-tingnan lang. Opo. Sige, kausapin natin. Kasi hintayin nga daw po namin yung nanay. Hintayin yung nanay? Opo. Okay, sige. Hindi daw po sila pwedeng makialam kasi may nanay po yan. Sino po nagsabi noon? DSWD or baka barangay? Yung sa barangay po. kailan po kayo nagsumbong na sinabihan kayo tingnan-tingnan lang nung nagsumbong kayo sa barangay? Kailan po ito? Mga nakaraang linggo. Tapos kahapon po, pumunta din po kami. Okay. Sige, kausapin natin si Kapitana Edita Villarreal, Barangay 178, Caloocan City. Magandang hapon po, Chairwoman. Ayo po, Kapitana Edita Labasbas po, Serape. Opo, Kapitana. So, Kapitana, okay, sabi po ng mga tawa ninyo, tingnan-tingnan lang yung mga bata. Huwag makialam kasi personal yan. Hindi po ganun ang nangyari, sir. Ano po yung nangyari? Nung nakaraan pong pa-report po sa amin, pinapuntahan ko po agad sa aming BCPC, sa BSW namin. Oh. Opo, pinapuntahan ko po, kinausap po yung magulang. Oh. Ang sabi po ng magulang, away mag-asawa lang daw po.
No, ma'am, para hindi tayo maligaw lahat. Okay, pinapunta niyo po yung inyong MSWD o kung ang tawag niyo po doon, social worker ng barangay. Opo. And then, nakita niyo na talagang iniwan yung mga bata, so sinabihan niyo po yung... Ay, hindi po. Ano, nakaraang linggo pa po yun. Pero yung kahapon po, pinapuntahan ko na po kaagad, pinabantayan ko hanggang magdamag, pinakain po namin yung mga bata. Hanggang magdamag po, pinabantayan ko sa aming BCTC at saka sa Tanod. Ni-rescue na po namin kasi nga po hindi na dumating yung magulang. Pag ganon, agad very clear po yan. Pinapabayaan yung mga bata. Paano ma'am kung nagkasunog? Nung nag-away. Ma'am, sir, sorry po ma'am. From the first instance na nakita nyo talaga na papabayaan yung mga bata at nagugutom, walang kinakain, pina-rescue niya po. Huwag yung magsasalita kayo. Opo, kahapon, sir. Ni-rescue na po kahapon, namin. Kahapon, last week pa po ma'am sinumbong. Hindi po yung last week po, nandun po yung mag-asawa, nandun po yung magulang. Ma'am, sabi nga, ma'am, sabi nga po ni concerned citizen, pinapakain daw po ng mga kapitbahay, palagi raw wala yung mga magulang. Nung nakausap namin, sir, yung mag-asawa, ang sabi po nila, magulang daw po sila, hindi po nila pinababayaan yon. Siyempre, nakausap po namin, nakausap po ng aking tao, ma'am naman, makikita niyo naman yan sa video, oh, nasaan yung mga magulang? Eh ngayon, kahapon na nga po yun, wala pong magulang. Talaga ni-rescue na po namin yun, sir. Miss Raquel. Oo. Oh. Pinalalabas po ni chairwoman, nagsisinungaling po kayo, kayo mga kapitbahay, lahat. Ang dami po naming witness dito, sir. Lahat po ng kapitbahay dito, sir. Kahapon lang po sila nagkukumahog, sir, na rescuehin niyang mga bata dahil po may tumawag na po na yata ang staff niyo po, sir. Oh. Ay, wala po. Sa inyo, kasi kahit ano po opo, sasabihin sir, niya, concern, na, I don't want to waste my time na makipag-debate. Sir, woman? Nasa barangay na po, sir. Naalagaan na po namin. At saka, wrong, nakipag-coordinate po ako sa CCSWD. Wrong mistake. Si doktor lang po kasi hindi wrong, pa dumarating mistake, kasi nga po. Error. Nasa ang mga bata po, dapat. Na po na masikaso po yung ano. Yung mga bata po. Apo. Social Welfare Officer for CSWD Caloocan, Ma'am Mila Sampang. Good morning po. Ay, good morning, Sir Raffy. Ma'am, pakipunta na po sa barangay. Ito pong limang bata na napapabayaan po ng mga magulang para gawa niyo po ng assessment, intervention. Diyan niyo po alagaan sa inyo pong shelter. Mabigyan po na maayos na asikaso itong mga bata. Okay, ma'am? At make sure na bago maibalik ito sa nanay, tatay, i-assess muna sila kung capable ba sila na mag-alaga ng mga anak. Okay po, madam? Yes, sir. Your honor, Sir Raffy. And dito po ako din sa barangay. So, nakita na nga po yung mga bata. So, nandun sila sa health center po ngayon. Apo. For their physical check-up po. And then, definitely po, kausap ko na rin po yung aming center head doon sa center ko ng Caloocan. Apo. So, meron na kami initial ano po doon pag-uusap para humapunta ko sila sa shelter po at maalagaan din po. Ayun, yun po ang pinaka-importante. Ma'am, ngayon pa lamang kami po ay labis-labis. Nagpapasalamat po sa inyo, Madam Mila Sampang. Thank you po. Ganun din sa amin po, Sir Raffy. Kami po ay patuloy nagpapasalamat kasi katuwang namin kayo sa pagbigay ng servisyo sa mga kababayan po natin na less fortunate at saka yung mga neglected children kagaya ng mga to. Thank you po, Mamila. Thank you very much. Mabuhay po kay Mamila. God bless po. Thank you po. Ganun din po kayo, Sir Raffy, and your staff. God bless din po. Thank you po.